Ayon mga kasosyo, ngayon naman po ay isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng kababayan, lulutuin natin ito sa kawali. So, yung mga walang oven pa dyan, and then wala ring steamer, try nating lutuin po ito sa kawali. Dahil sa bahay, pwede nyo na rin lutuin ang masarap na kababayan. Pasimula ng ating kababayan ay, kailangan natin ng isang perasong itlog. So, ibit lang natin ito. And then, 1/2 cup ng brown sugar. Pwede rin naman pong light brown sugar. So, i-mix-mix lang natin ito mga kasosyo. So, bali maglalagay din tayo dito ng 1/3 cup ng oil. So, mix lang din uliin natin. And then, 3/4 cup ng water. At maglalagay din tayo ng 2 tablespoon ng milk powder. So, dito po pwede kayong gumamit ng kahit Alaska or Bear Brand. Ang gamit ko po dito ay Milk Boy na skim milk. So, haluin lang natin ito hanggang sa matunaw ang ating asukal at ang ating milk powder. So, kapag tunaw na po siya, maglalagay din tayo ng food color. So, optional lang po. Kung gusto niyo po na walang kulay, as is, ganito lang. Pwede din naman, pero ang kababayan po kasi ay medyo may kulay siya ng bahagya. And then, maglalagay din tayo dito ng 1/2 teaspoon ng baking powder and 1/4 teaspoon ng baking soda. So, kapag gumagawa po ako ng kababayan, so kalahati lang po ng quantity or amount ng baking powder ang baking soda. So, hinahalo ko na po siya sa liquid para talagang equally siya distributed or what I mean is talagang matunaw po ang ating baking powder. And then, isi-sift natin ang 1 cup ng all-purpose flour. So, kung wala kayong all-purpose flour, pwede rin namang soft flour or yung third class na harina. So, haluin lang natin ito hanggang sa wala ng buong harina na makikita. So actually po ginawa ko po itong video na ito dahil nga may nag-comment sa akin dun sa isa kong vlog video ng aking kababayan na kung pwede daw i-steam. Okay lang po i-steam natin ang kababayan pero para kasi ang labas niya is parang puto lang din siya. Iba po kasi kapag in-oven mo siya or basta hindi siya in-steam. So ito po ay experiment lang natin kung ano bang kalalabasan. So, gagamit po ako dito ng molder. So, ang molder ko po na ginamit dito ay ito. So, nabili ko po ito sa palengke sa Blooming Treat. Meron din po nito sa supermarket sa SM. Meron din po ako nakitang ganito. So, lalagyan lang natin ito ng i-grease natin ito ng shortening or yung vegetable lard. Kung wala kayong lard, pwede rin namang spray nyo na lang ng oil para lang hindi dumikit ang ating kababayan. So, ang texture po dapat ng ating batter or ng ating mixture ay dapat ganito po ang consistency, mga kasosyo. So, pwede na ito. Isasalin po natin ito sa ating molder. Kung wala rin kayong molder na ganito, yung mga pinaglagay nyo po ng reno, mga ganon, let's say yung evaporated milk can, yung maliit, pwede na rin. Hatiin nyo lang sa gitna, so pwede na po yun gamitin. So, ayan lang po natin ito sa temperature na malakas talaga. So, nasa high temperature bago po natin ilagay ang ating kababayan. So, hindi po kasi pwedeng
medyo mainit lang. Kasi ang kababayan po, yung talaga akala mo pumuputok-putok siya, yung ibabaw. So, ang sekreto po niyan is dapat, kahit sa oven din, kailangan din po na sobrang init ng oven o na preheat na siya bago niyo po isasalang ang inyong kababayan. Para talagang umalsa po talaga siya. Yun ang sekreto. Okay, so sa kawali natin, lulutuin ang ating kababayan. Okay. So kung wala naman po kayong ganito. Okay. So, and then, gagamit tayo dito ng takip ng kaldero pala. So make sure lang po na yung takip ng kaldero niyo po is sakto-sakto din sa kawali. Na hindi po siya seasonal. Para kulog na kulog po. Ayan, nakikita niyo po, umuusok-usok na siya. So, ibig sabihin, sobrang init niya na po. So, hayaan nyo lang po yan. So, after 8 minutes, ihinaan na po natin ito, mga kasosyo. Yung akala mo, nag-iinin na lang tayo ng sinaing. So, after 5 minutes, so, ito na yung ating kababayan. So, ready na po ito. Ayan, ang maganda ang alasan niya. So, ayan po, luto na po ang ating kababayan. Hayaan po muna natin itong mag-cool down sa ating wire rack. So, nakita nyo po, hindi po dumikit ang ating kababayan sa molder. At maganda po ang alsa niya. Take note, malambot po ang ating kababayan. So, ayan po mga kasosyo, sana po nagustuhan nyo ang aking recipe for today. Kung bago ka lang sa aking channel at gusto mo ng ganito mga video ay mag-subscribe ka lang. At i-hit mo ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video na gagawin. Syempre.